王 Fun Monsters。Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa unang Pedro 3:15, dapat po ay lagi tayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa atin, mga kapatid. Kaya sa ating episode ngayon ay sasagutin muna natin ang iba't ibang katanungan na natanggap natin mula sa ating mga social media platforms, mga kapatid. Pero bago muna yan, ay gusto natin magpasalamat kay Raquel Silos na sabi niya, good PM Kabornok, ang galing mong sumagot sa mga tuligsan ng ibang sekta sa ating simbahan, lalong-lalo na yung mga taga-iglesia ni Cristo 1914. Maraming salamat po, kapatid na Raquel. At isa nga sa mga sinagot din natin na mga comment sa ating comment section ay mula kay Noel Artenorio. Sabi niya, wala ka naman talaga mababasang letra por letra na salitang ampalaya sa Biblia, pero yung ampalaya nasa Biblia yon, Exodo 12:8. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Yung ampalaya ba? Mapait na gulay? Aba, grabe yung kanyang tanong na yan. Pero sinagot natin. At itong sagot ko, ayan na naman ang MCGI na palpak. May mababasa kang ampalaya na letra por letra sa Biblia. Kawikaan 27:7. Ang taong busog ay tatangi kahit sa pulot pukyutan. Ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. E paano na ngayon yan? Butatan na naman ang big time ng mga taga MCGI. O, diba? So talagang sinagot natin ng matiwasay itong paninira ni Noel Artenorio na ito. So ngayon, sasagutin natin ang mga katanungan. Umpisan muna natin yung tanong ni Danilo Mahusay. Good day po, Kaborno. Isa po ako sa mga subscribers mo. Ako po ay taga Bacolod City. Tanong mo lang po, ano po ang ibig sabihin ng hermeneutics? Basahin o tignan sa lahat ng salin po ba? Pasensya na po. Kaya gusto ko po maging isang CFT katulad niyo po. God bless. Maraming salamat, kapatid na Danilo. Mahusay sa iyong tanong. Para masagot ang tanong, babasahin natin ang aklat ng Modern Catholic Dictionary ni John Hardon S.J., 1966 edition, page 248. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na sa Tagalog. Hermeneutics, ang sining at siyensya ng pagbibigay kahulugan sa banal na kasulatan at ng pag-alam sa tunay na kahulugan nito. Tinutukoy nito ang mga batas na dapat sundin ng mga exeget upang matukoy at maipaliwanag ang kahulugan ng inihayag na salita ng Diyos. Ipinapalagay nito na ang tagapagbigay kahulugan ay may kaalaman sa biblical languages at sa agham na nakakatulong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa mga banal na kasulatan. So mula po sa ating nabasa, ang hermeneutics ay ang agham ng tamang pagbibigay kahulugan ng nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Yung hermeneutics ay galing po sa Grego na hermeneios, ibig sabihin ay to interpret. At dito po sa ikalawang Timoteo 2:15, malalaman natin na ang pag-interpret ng tama sa salita ng Diyos ay utos po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni San Pablo. Ganito po ang ating mababasa. Sikapin mong maging kang lugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Klarong-klaro ng ating nabasa sa nasabing talatang ito. Tama dapat bilang isang manggagawa, tama dapat ang paggamit sa salita ng katotohanan. Eh ano ba yung mga batas? Eh bigyan na lang kita ng idea, kapatid na Danilo Mahusay, ano? Yung dapat mong tingnan ay yung context, yung content, at yung historical background ng mga talata sa Biblia. Siguraduhin mo na itong tatlong ito ay fit na fit yung iyong interpretation. At kung fit na fit yan, you are following the concept of biblical hermeneutic. Kailangang matuto po tayo ng biblical hermeneutics at tunay na church history
para maging isang epektibong tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Maraming salamat kay Danilo Mahusay sa inyong tanong. Bago muna natin ipagpatuloy ang ating pagsagot sa mga katanungan, ay gusto ko lang pong ipromote ang mga sumusunod. Ang ating YouTube channel, Factbusters PH. Sana mag-subscribe kayo kung hindi ka pa nakasubscribe, ano? At itong pangalawang channel natin, The Beloved Catholic. Please subscribe that channel. Sa ating Facebook page, paki-follow po ng ating Facebook page. At ang ating website, please puntahan nyo po yan at basahin ang ating mga articles. At sa TikTok, meron tayong 4 na videos at mag-upload tayo soon ng mga bagong TikTok videos. At pakinggan nyo po ang ating mga podcast sa ating radio program sa Factbusters Radio sa Zeno.fm, mga kapatid. Sige, puntahan naman natin at sagutin ang tanong ni Rener Greg Xio Wong. Ganito po yung kanyang sinabi. Kaburno, hello po. Magandang araw. Batay dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 460. Ano po ba ang ibig sabihin ng phrase na might make men gods? Eh, yan po yung kanyang tanong, ano? Maraming salamat kay kapatid na Rener Greg, ano? Ngayon, ipapakita ko po sa inyo itong Catechism of the Catholic Church, paragraph 460. Ganito po ang mababasa natin. The Word became flesh to make us partakers of the divine nature. For this is why the Word became man, and the Son of God became the Son of Man. So that man, by entering into communion with the Word, and thus receiving divine sonship, might become a son of God. For the Son of God became man, so that we might become God. The only begotten Son of God, wanting to make us sharers in His divinity, assumed our nature, so that He, made man, might make men gods. Ayan, so dito ay meron pong phrase na might make men gods. At yan po ang ating nabasa. At ito pong ating binasa, yung nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 460, quotation po yan mula sa dalawang santo. No? Yung mga santo ay sina Saint Athanasius at si Saint Thomas Aquinas. Si Saint Athanasius, ayan, si Saint Augustine, si Saint Anselm of Canterbury, si Saint Thomas Aquinas, si Saint Irenaeus, si Saint Maximus, sila po yung mga tagapagtaguyod ng tinatawag na theosis o deification or divinization doctrine. Sila pong mga santo at mga church fathers naniniwala na tayong mga tao, kung tayo po ay makiisa sa divinity ng ating Panginoong Jesucristo, we might make men gods. Ayan. So ang tinutukoy kasi dito, mga kapatid, ay ang pagbahagi po ng divinity ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng grasya at hindi po sa pamamagitan ng nature or kalikasan. Hindi po ganun yon. At kung mapapansin ninyo, yung last sentence ng paragraph 460 sinasabi na wanting to make us, tayo, sharers in His divinity. Yan po yung gagawin natin. Let us allow ourselves to be shared by Christ's divinity. Yan ang ibig sabihin nun. Eh, ang tanong, nasa Biblia ba na gusto ni Jesus ibahagi ang kanyang divinity sa atin para tayo ay might make men gods na tinutukoy sa paragraph 460? Basahin muna natin sa Biblia sa Juan 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. We have beheld His glory, glory as of the only Son from the Father. Dito po ang ating Panginoong Jesucristo, He is full of grace and truth. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, meron pong sinasabi sa verse 16 na ganito. And from His fullness, have we all received grace upon grace. Ibig sabihin, mga kababayan, tayo, we can be full of grace and truth. Kaya tama, mga kababayan, ang fullness of God na nakay Kristo ay matatanggap din natin ayon po sa Biblia. Kaya ang tanong, paano ba ito mangyayari, mga kapatid? Ganito lang po yan kasimple, mga kababayan. Sa ikalawang Pedro 1:14, sinasabi na mangyayari po yan kapag tayo will escape from the corruption that is in the world because of passion,
and become partakers of the divine nature. Klarong-klaro mga kababayan, ibig sabihin, kung tayo po ay hindi nakikisali sa gawain ng sanlibutan, tayo po ay nagiging kabahagi ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo kaisa ng mga corruption ng sanlibutan. Yan po ang ating pwedeng gawin para maging kaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba itong mga corruption ng sanlibutan? No? Diba? Yung abortion. Yung abortion, marami yung nagsusulong niyan. Tapos yung same-sex marriage. Nako, kung ikaw ay sumusulong nitong dalawang ito, hindi mo talaga masusumpungan yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, tayo po dapat ay makabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng hindi po maging bahagi ng kabulukan na nasa sanlibutan. Katunayan sa Efeso 3:19, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, kilalanin din natin ang pag-ibig ng Diyos para mapuspos ng kanyang kabanalan, mga kapatid. Sa 1 Corinto 6:17, kung tayo ay nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya tayo. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Sa 1 Juan 3:2, mga kapatid, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Klarong-klaro. Yan po ang kahulugan, yung sinasabi ni René Greg na nasa paragraph 460 ng Catechism of the Catholic Church na might make men gods. Ayan. Salamat po, kapatid ni René Greg, sa inyong tanong. Puntahan naman natin si Elmer Bitonia sa kanyang tanong. Hello po, totoo po ba na umami ng Iglesia Katolika na ang Catholic Church ay based on tradition at hindi base sa Biblia? Yan po kasi ang ipinapakalat ng mga taga-Iglesia ni Manalo. Thank you and God bless. Ayan, salamat po kay kapatid na Elmer Bitonia at nagpadala siya ng isang screenshot ng isang article na kanyang nahanap sa social media. Yung masasabi ko na lang po, mga kapatid, para mabilisan na lang, ano? Fake news po ito. Hindi po yan totoo. Mali po yan. Bakit mali? Meron pong aral sa Iglesia Katolika na sa De Verbum 11, mga kababayan. Ayan, basahin natin sa inyo na sinasabing the books of scripture must be acknowledged as teaching solidly, faithfully, and without error the truth which God wanted put into sacred writings for the sake of salvation. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Kinikilala po ng Iglesia Katolika ang Biblia. Kaya nga, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 81, sacred scripture is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit. Tapos, sabi din dito, and holy tradition transmits in its entirety the word of God which has been entrusted to the apostles by Christ the Lord and the Holy Spirit. It transmits it to the successors of the apostles so that enlightened by the Spirit of truth, they may faithfully preserve, expound, and spread it abroad by their preaching. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, sa Iglesia Katolika, hindi lang po Biblia ang kinikilala natin na basehan ang ating pananampalataya, kundi yung Biblia at yung banal na tradisyon ay kinikilala din natin, mga kapatid. Tandaan din natin na meron pong kailangang mag-interpret sa dalawang ito. At yan po ang magisterium sa ilalim ng Iglesia Katolika. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 85 hanggang 86. Kaya sa sinasabing ito ng ipinadalang clip sa atin ni Elmer Bitonia, busted yan! Mali po yan! Nako, itandaan po natin, dapat handa po tayong sumagot sa mga gustong humingi ng paliwanag mula sa atin. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung
Kung may katanungan po kayo, ipadala po sa atin sa ating channel at sa iba't ibang social media platforms, mga kapatid. Kaya kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check mo na kung fact na talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gabor at ito ang Factbusters!